Today, right? Nag-edit ako ng video, then suddenly I saw Ryan at my back around 8 o'clock kasi natulog ng maaga. What time you slept last night? 10 o'clock, right? 1 o'clock kami. Yeah, 10 o'clock. Nanood sila ng TV, tapos naglalaro. What you want for breakfast? Idli. Yan yung request nila. Okay, I'll make it now, okay? Nagpabili ako kay Ram ng idli flour, guys. Kasi gusto ko kumain ng mga bata ng idli. Kahapon, badji yung kanilang breakfast. This is our breakfast menu for today. Iba-iba para hindi sila magsawa. So, lalagyan ko lang ito ng konting salt. May dalawa itong klase. Yung isa, for dosa and idli. Ito, pure idli lang talaga. Ito, nalagyan ko na siya ng tubig. Parang i-steam lang ito, guys. Hindi masyadong dapat aabaw kasi. Magiging, ano siya, madi-disform. So, ang kalalabasan, maliit na idli. Morning, Daddy Ram. Morning. A great morning today. Bumili ako, guys, ng delicious chicken. Fish tikka. Ready to cook na ito. Paborito ko ito eh. Easy to cook kasi. Pa-fry mo lang. Kasi laging chicken. Gusto ko namang sometimes fish din. Sometimes baboy para balance. Kasi most of the time, meat yung aking kinakain. Meat and vegetable. Hindi tayo kumakain ng carbs, diba? Dahil sa ating diet. So, gusto ko iba-iba. Guys, si Daddy Ram, di ko mapakita kasi ayaw maglagay ng t-shirt. If you are like telling me, like first time you see like the Philippines, can I show you shirtless with me? I can show you also without shirt, that's not a problem in Philippines. So you just vlog shirtless, Daddy. Ayaw niya. Okay, tapos na yung idli natin. Yes. How can I cross? Oh, sige, sige. Like that. Ah. Ah, good. Alalala. Alalala. Amok. Ready to catch yung idli. Mainit. Perfect, di ba? Tinusok-tusok namin para i-check kung luto na. Parang puto lang ito, guys. Puto na walang lasa. Wala talagang lasa, literal. Kaya nilalagyan ng chitney. Or, tawag nito, sugar or honey. Your breakfast, idli, your request, my dears. Okay, eat as much as you can eat. Two? Okay, then Daddy will eat the rest. Okay, Daddy? I'll have two, it's and then you one. Have four. Two, okay. No, three. No, two. Each three. No. I'll call Sai. No. No, Sai, Baba, you will see this one. Your daddy will see this video. Then, oh, Tanya eat only two. Then we'll call you.
and we'll get angry. Tanya will eat three, Ryan will eat three. This is okay. Small idlis. Okay. Small idlis only, okay? Ito naman ay ang mga gatas ng mga bata. Oh, di ba? Sana sa akin ito. Pero yung aking ano, coffee mug naging Spider-Man, guys. Kasi wala kaming ibang coffee mug dito. Limited lang yung mga gamit kasi namin sa kusina. Wala kami masyadong lutuan, wala kami masyadong mga plato, kutsara kasi nga nandun pa sa hometown namin. Pero uuwi kami, di ba? This March, no March, May 7 kasi birthday ni Tati ng May 8. Celebrate namin doon at excited na akong makasama sila ulit. Tapos, pagbalik namin dito sa Hyderabad, magdadala din ako ng mga gamit pa sa kusina kasi kulang-kulang talaga, guys. Kailangan ko pang maghugas, tapos gamit na naman ulit, hugas, gamit na naman ulit. So, medyo nahihirapan ako. Uwi namin, gusto ko talaga gumawa pa ng ibang gamit para, alam niyo yun, kung mas magiging comfortable yung pagluluto natin. Kain tayo, guys. Kaya you wanna eat? You wanna eat? Huh? Ano ito, guys? Keto bread. Gamit nila, I think, almond flour or coconut flour, maybe. And flax seeds. Iba't ibang seeds. So, pasok ito sa diet. Not for you, my dear. Kakain lang kasi ng breakfast. Kadabi lang yan. Eat it, fish. Si Tanya naliligo pa si Tanya. Si Ryan, fresh na fresh na. She taking shower. Nakitain namin yung aking friend na si Riza at saka yung family niya. That's a bot? Mmm. I love a carrot. You like a carrot? Big fish. Big fish? Big fish. Big fish. Look like a bird mat, almost exhausted. I think I like the other one, the other lettuce. Did you try? I tried. Then? Other one is better. But this is much cheaper than the other one. Yeah. I think most of them eat also this one only. It's called iceberg. It's called green. It is green, I think. Other one is easier, always. No. Let's sort of take her own time. This is like a woodpecker mouth, a woodpecker. A woodpecker? Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. I know that would like woodpecker. Mm-hmm. Almost the same. What do you call it? Laging tinutukso si daliram ni Sai at saka ni Nago. Having eagle nose. I just have the both the fish. Itong dalawa, guys. Doing art. Look at me. you made this one? Yeah, making another of these ones. Umuulan, guys. It's raining. And no skating. No skating kasi it's raining. It'll be a long time. We need to get more strength, more strong. Every day you're just only driving, your hands are getting painter and you're getting sleepier. Okay. Maybe you can sleep for a while and go up when you want. Okay, thank you. Thank you. Okay, then, shall we go now? Yes. But though you go and then we will do to daddy this one. Mm-hmm. Massage. Mm-hmm. Premium massage. Then have the hair massage.
Okay, thank you. Later in the uni. Thank you. Wait, there's last one. I only did it. That's it? Yeah. It's nice and smooth. Nice and smooth. Pabunta na kami sa mall, guys. Kikitain nga namin yung friend ko na si Risa. Filipino-Indian couple din sila. Tapos, nakatira din dito sa Hyderabad. Pero hindi ko sure kung magpapakita yun sa video kasi baka mahiya. Pero may dalawang anak din sila tapos sasama daw niya yung mother-in-law niya. 5 o'clock yung usapan namin pero 3:47 pa lang. Maaga kami pupunta kasi magtitingin-tingin kami ng electric pan. Mainit kasi doon sa aking kusina. Sabi ni Ram, i-check down namin kung magkano yung electric pan doon sa mall. Baka may medyo mura. You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. We are here, guys. It take us how long? Be 40 minutes. 40 minutes. Sobrang traffic sa Sabado Saturday. Kasi. Saturday. Saturday is busy. Yeah. I thought it said Sunday. Sunday. Come on, let's go. Punta man muna kami dito sa Chroma, guys. Check na yun lang. Yeah. Dyson. I want the hair dryer and the and what's a plancha ba? Plancha ba? Oh, the morning electric pa natong ipangita. This the one is alright? No, this the one. Yeah. Small, 2495 only. He want that, he's saying. And fan, 2.7 baby. There's 2.8. Come here. Don't even feel the sound. Oh yeah. It's good enough actually. It's need to have direction one. Not a problem. Eat that, huh? Hubbles. Wala silang stock nung maliit na electric fan, guys. Check namin dito sa Reliance Digital. Which one is our Soyan? You miss our fridge? Our big fridge? This is exactly this one, Chinese. Yeah. What's this another one? 130. They don't have, I think, right? The fan? The fan they don't have here. Then check in on the shop. Otherwise, you can buy outside also. That one. We have in the nearby our house also promo. What do you want to eat? Chicken. I want to eat fish. Fish? What? Chicken? Chicken popcorn, okay? Yeah. Ang daming tao, guys. Saturday kasi. Ayan o, punuan. Wala halos maupuan. Ang tini Daddy Ram. Sorry guys, maingay guys. Hindi tayo makapag-vlog dito. Yung aming kakainin muna. Snack. Let's do this one. Hindi pa namin nalaro ito. Okay, Daddy will do it. Because you cannot reach. Reward. These things? Okay. Ah!
they don't want to go there on the play area anymore. They got bored of that. I don't want to go there anymore. Yes! Hintay pa namin sila Risa. Wala pa sila. Ayan, Tania, look at this. It's nice, right? Oh my god, this one also started. Nanood sila yun at Tania. Which one you want? This one? Tania! Look at the one going up. Yeah. Slowly going up. Oh my god. They're dropping. He doesn't want you. Ayaw kami palaruin, guys. Na-kick out ako sila lang daw dalawa. For kids lang daw ito. Say hi to Auntie Raya. Chili. They're together. Yeah, three of them. Ryan! Chili is at the back, Ryan! Oh my gosh, she's shouting! So loud, she's shouting. Oh my gosh, she's shouting! Hello! Oh my god! You had fun? Water. What happened? Hello? Ito na kami sa bahay, guys. At may tulog na. O, di ba? Pagod na pagod. Kakalaro. Daddy Ram, yes. Are you gonna buy Halim? Yes. How many days more? I want also. 3 days more. 3 days more. Sunday, Monday, Tuesday. Kalas. Okay. Oh, nag-Arabic pa. Kalas. No more halim. You wanna eat? I want also. So I don't need to cook anymore. Okay. Tania, do you wanna eat rice? Tania? We still have rice, right? Tania ate also cake, juice. And that garlic bread, yeah, KFC. Nag-ano lang kami, guys. Nag-coffee day lang kami doon sa mall. Usap-usap. Kumain sila lang sandwich at saka nag-kape. So ako, medyo hindi ako kumain kasi alam niyo naman na diet tayo.
Tinutokso nga nila ako eh. Tapos yung mga bata, kumain ng cake, kumain ng juice, medyo busog na. Siguro hindi nakakain ng din na yung mga yun. Tsaka yun nga, natutulog na si Ryan, knockdown na. Sobrang saya kasi may bagong Filipino-Indian couple na naman kaming nakilala ni Ram. Mabilis lang makakonnect sa kanila kasi same situation, tapos magaan lang silang kausap. Si Ram din, walang problema kasi ang dali niyang makikalabilo sa ibang tao. Kasama ni Risa yung kanyang mother-in-law. Super cool niya, guys. As in, super cool niyang kausap. Very modern, very open-minded. Gaya din ng aking mother-in-law. Talking about that, sa totoo lang talaga, guys, yung nararamdaman ko ngayon, yung totoong nararamdaman ko ngayon, na nakabukod na kami sa kanila, parang ano, huwag niyo naman akong i-judge, pero yun lang talaga yung honest na sasabihin ko sa inyo. Kasi yun yung nararamdaman ko ngayon. 8 years kaming magkasama or malapit sa isa't isa, diba? Halos isang bahay lang kami. So, lagi namin silang nakakausap, nakakasama. From the moment na dumating ako dito sa India, 8 years yun, guys. So, never kong na-try na malayo sa kanila or mabukod sa kanila na kami lang talaga na pamilya, si Ram, ako, at saka si Ryan. Ngayon, na nandito na kami sa city, nabifeel ko na yung paano na kami lang, yung focus mo yung sa pamilya mo, kung ano yung gusto lang nila, ay konting privacy na din kami, kasi nga kami lang dito sa bahay. Parang bagong kasal din kami ni Ram, na medyo na-express na namin ang sarili namin, kasi natatawa ko pag naiisip ko, dun kasi sa bahay namin, sa town, bawal maglock ng kwarto. Kasi maaano sila, mag-worry sila agad bakit nakalock yung, kahit maglock man lang or mag-close man lang ng door doon sa aming main door sa living room, magtataka na agad sila, oh, si Ram at si Verly nag-away ba? Kasi bakit naka-close ang pintuan nila. Magagad nun na agad, parang napaka malaking bagay na bakit nagsara ng pinto, parang ganun. Tapos hindi ka na magiging conscious na, oh my, tuya lang susulpot na, oh, parang ganito nga. Natatawa nga ako. Yun nga, parang bagong kasal, bagong mag-asawa na naman kami ni Ram sa sitwasyon namin ngayon. Which is masaya, of course, kasi nati-cherish namin yung moment na kami lang. At the same time, medyo malungkot din kasi gusto din namin silang makasama, yung mga in-laws ko, kasi laging masaya, laging may ganap. Minsan nababore din kami dito kasi kami lang, tapos wala kami ibang magawa, wala ibang makausap. So yun yung hinahanap-hanap namin, na may company kami, na may kasama kami. So most of the time, kung wala kami ginagawa, pag hindi busy si Daddy Ram, nagpupunta na lang ng mall para malibang naman yung mga bata, or nakakatulong din sa amin yung pagpunta sa skating nila sa Ryan at Tanya, at nakapag-walking kami ni Ram. Yung mga libangan namin na nakikita nyo na ginagawa namin, guys. Nag-a-adjust pa rin kami sa bagong lifestyle namin dito sa city, kaya gusto din namin makamit ng ibang friends pa, ibang Filipino-Indian couples, kasi di ba masaya pag marami kang kaibigan, marami kang nakakausap, ganoon. So, ayun guys, as of now, talagang na-enjoy namin kung ano man ang nangyayari sa aming buhay ngayon. Medyo may part pa rin na parang kulang, pero ang iniisip na lang namin na madali lang namin silang makikita ulit, magta-travel lang kami ng ilang oras para makita sila, or pwede naman namin after na everything is settled, madala lang si mother-in-law at si father-in-law dito after a few months. Hindi pa namin sila dinadala dito, guys, kasi gusto namin na mag-spend time muna sila doon sa bahay nila Nagu sa Bangalore. Kasi matagal talaga nilang hindi nakasama sila Nagu. Kasi di ba nagka-pandemic, so almost 2 years, doon lang sila sa amin, sa hometown. Para sa akin, mas gusto ko yung sitwasyon ngayon kasi
parang divided yung time. Parang may konting freedom ka na kayo lang muna, na mag-focus mo yung attention mo sa pamilya mo lang. Tapos may mga moments din naman na makakasama mo yung in-laws mo at mas ma-appreciate mo na makasama sila kasi of course mamimiss mo sila pag wala sila, diba? So mas masi-cherish mo yung moment na dapat alagaan ko silang mabuti. Nandito sila sa poder namin, so dapat ma-feel nila na ma-feel nila yung pagmamahal namin habang nandito sila sa amin. So ayun lang guys, masaya lang kami talaga sa kung ano man yung nangyayari sa buhay namin ngayon, lalo na sa trabaho ni Daddy Ram. Tapos nag-settle down na kami dito sa city. Hopefully, talaga everything goes well throughout the months or years na nandito kami sa Hyderabad. Knockdown ang ating bugoy. Hindi nakapagbihis. Kakain si Tanya ng dinner, guys. Siya na lang yung mag-closing. Say bye na to, guys. Bye, guys. Like, share, subscribe, like, share, ring the bell icon. Bye. See you bukas. Missing Ryan.